So guys, yung ating top cut na lang na natineki. So, at ito yung dalawa guys, oh, yung nakat ko. Ito yung mga i-water propagate natin. At saka, mayroon tayong itong mga naputol na teneki. Hi guys, welcome back to our channel. This is Jomer of PPP, Philpaw Plants. And now, we're back for another plant video. Woo! Bago ka pa lang sa channel na ito, please huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin ang bell button upang ma-notify ka sa mga i-upload ko pang videos. If you're done subscribing, thank you guys sa inyong suporta at naway patuloy kayo sa panonood ng mga ihahandog ko pang videos. Pero bago ang lahat, maraming salamat sa muling pagsama sa akin sa araw na ito upang tayo magkwentuhan tungkol sa halaman, magparami at magtanim sa kanila. Hindi natin patatagalin pa at atin ang simulan ang videong ito. For today's video guys, itatanim ko itong aking nabiling rubber plant or rubber tree na teneki. Ito siya. Actually guys, 2 meters ang haba nito dati. Pero yung iba ay natanim ko na. At saka nakalimutan kong videohan. So ngayon, parang hindi pa naman siya nalalanta. So ito yung kanyang itsura guys. So nabili ko siya sa halagang 100 doon sa Isulan. Nung pumunta ako ng Isulan. At saka nakita ko lang kasi ito siya guys na na-post sa isang bartered groups. At saka binibili nila, ay pinagbibenta nila ng 100 pesos yung 2 meters na haba ng rubber plant na tinaki. So ito siya guys. So actually guys, doon sa nabilhan ko, mayroon siyang malaking puno talaga ng tinaki. At saka napakarami niyang mga sanga guys. So ito, isa ito siya sa nabili ko. Ayan. Mayroon na akong 5 guys na natanim. So ito ay itatanim natin ulit ng ito siya. Hatiin siguro natin ito. Susubukan lang natin if mabubuhay siya. Pero dati guys, sa try ko namang magtanim ng rubber plant, pero hindi yung tineki, pero yung isang variety na burgundy. Ayun, yung binigay sa akin na cutting guys. So yun tinanim ko sa pero nabuhay din naman yun. So susubukan ko rin din ito guys, itong tineki na ito. Ayan. Susubukan ko rin itanim. Baka mabubuhay din naman. So, bali ito guys, mga 3 yung kukunin natin dito. Hindi ko lang alam guys kung dito sa itaas na parte yung mayroong parang bata pang, ayan, yung trunk, or I mean yung branch na ito, medyo hindi pa ganun ka-matured guys. So, yung mga matured na part ay nakuha ko na. So, ito yung natira. So, siguro mga 3 hati pa. Subukan natin. Ayan, sobrang ganda niya guys. If buhay lang sana siya. So ito na, hahatiin na natin siya guys. Ito guys, hahatiin natin ito siya sa 3. So bali, kuha lang tayo ng kutsilyo. Ay! Karoon pa. So ito siya guys, yung naputol natin. Mayroon siyang dagta guys. Ay. Ito yung ginagawang rubber. Yung kanyang sap. Ito guys yung kanyang dahon guys, sobrang lapad or sobrang malapad. Yan, yung kamay ko guys. Sobrang laki niya ng kanyang dahon. At saka guys, ito guys, kung itatanim natin, kunin natin yung mga dahon. Siyempre, para yung kanyang pagtubo ay yan, mapupunta lamang yung energy ng plant natin doon sa pag-produce ng ugat. Siguro may mga matitirang dahon din naman. So, konti lang guys. Try natin. Kasi malalanta din naman ito siya. Sobrang laki ng kanyang mga dahon guys. Ito sana.
Ang lalapad, sayang sana eh. Try natin sa tubig yung iba, guys. Try natin. Mahirap. Nilagari ko na. Ito guys. Subukan natin ito sa tubig. Paugatin sa tubig guys. At saka if magugat na siya, if lucky enough, if mabubuhay siya or mag-develop siya ng roots, so ilalagay natin siya sa lupa. So ito, idediretso na natin ito siya sa lupa, guys. I hope mag-develop ito siya ng ubad. Ito. Ito na part. So yan. So, mayroon pa tayong sa team, guys. Tayo ng pwedeng ilagay sa tubig. Malagkit siya. Tumidikit sa balat guys. Oh. Ayan. Oh. Ang kanyang dagda. Sa lupa. Sobrang sayang. Ito yung ating ilalagay sa lupa. Ito. Ito siguro guys, i-vacuum natin ito siya eh. Kailangan i-vacuum. Malalaman lang yan guys. So ito na. Ito yung ilalagay natin sa tubig. Dalawa. Let's see which one is effective. So, ayan. Ito yung mga dahon. Parang balaha. Baraha. So yan guys, magtatanim na tayo. Itong ating naputol na tineki na rubber tree. Ano guys, nag-prepare lang ako ng lupa. So, bigyan lang natin yung naputol na rubber plant dito. Make sure guys na pag malagay natin, pag malagay natin guys, huwag nating gagalawin yung plant mismo dahil hindi ito siya mabubuhay kapag palagi siyang ginagalaw. Ayan. So, ito, higpitin lang or higpitan lang yung, ayan. I mean, i-press lang ng maigi yung ating tanim. Yan ako naglagay ng rooting hormone. Dahil ito ay sinusubukan ko lang din naman. Kung effective ba yung
yung paraan na ito. Once matanim na guys, ilagay lang natin sa hindi nauulanan at hindi naiinitan. At saka hindi talaga siya pwedeng isalin or ilipat. Dapat hintayin talagang magkaugat bago natin siya ilipat. Ito, tapos na ito siya. Siguro dadagdagan na ng lupa. Okay. Press lang. Press lang natin. Ito. At saka yung isa nating plan. Ito siya. And lagyan natin ng lupa yung pot. I hope kasya yung lupa. Medyo matanda naman guys yung stem na ito. At saka parang may mga ano dyan, no? Sign or sign ng pwedeng labasan ng roots. Ito na guys, ito natin yung dalawa nating tineki na rubber plant. At saka yung dalawa guys, ilalagay lang natin yun sa tubig. Ito siya, hindi ko alam kung paano ko ito gagawin. Kung anong gagawin ko dito. Hindi ko alam kung anong gagawin dito guys. Air dry ko muna ito siya guys bago itanim. Itong nasa taas talaga. Yung top cut, i-air dry muna natin. So, yan lang man guys yung ating video for today about sa pagtatanim ng nabili kong rubber tree na tineki just for 100 pesos. At ito, lalagay ko lang siya sa tubig. So, yan lang naman yung mga content natin for today. So yan guys, natapos ko na natanim. Ito yung iba pa guys na mga natanim ko na nung una. So naalanta na yung isang dahon. Yan yung sinasabi ko guys na kapag magtatanim, kahit iwanan mo ng isang dahon, so malalanta pa rin siya. So kukunin lang talaga siya. Or dapat talaga siyang kunin yung mga dahon. So yan isa. At saka ito, pangalawa. Nalanta rin yung dahon guys. Ito yung mga matured na guys. So yung mga nasa bangbang parte. Yan, mga matured yung branch o yung stem. And this one. Tanda na rin guys. So tatlo. At saka ito ay pang-apat. Ito ay lima, panlima. At saka yung dalawa nating natanim na mayroong mga dahon. Tigda dalawang dahon. And yung mayroon pa tayong dalawang i-water propagate at saka itong natirang. Yan, yung top cut. So hindi ko pa alam kung anong gagawin dito. Dapat i-vacuum ito siya guys. So hindi ko na lang muna yan gagawin. Siguro mamaya na. Ayan lang guys. Yung bali sa 100 natin, mayroon tayong 2, 4, 6, 9, and 10. 10 plants guys. All in all, 10 plants yung 100 pesos natin na nabili na tineki. If I'm lucky, if mabubuhay talaga ito sila, then yan, marami tayong mapuproduce na rubber plants na tineki. Dito na nagtatapos ang ating plant video for today. If nagustuhan mong panuorin ang video ito tungkol sa pagtatanim natin ng aking rubber plant na tineki, binili kong 100 pesos na rubber plant tineki. Ayan guys, if nagustuhan mong panoorin ang video ito, please huwag mong kalimutang mag-like and also share. At please huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button upang ma-notify ka sa mga i-upload ko pang videos. I hope together we root, grow, and bloom. Thank you for watching, happy planting, and God bless us all. Good!
Yes! Ito yung tineki natin, guys. Yung top cut na lang yung natira.